init na balita, mga kaboses ng masa. Senator Aimee Marcos, tuluyan na nga na tinalikuran ang pamilya at nakipagsanibwersa na sa mga Duterte. Dahil hindi na daw talaga nito malunok ang mga kabulastugan at mga kalokohan na ginagawa ni na President Bongbong Marcos Jr., Liza Smag sa Tambaloslos sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, si Senator Aimee ay tumulong na talagang maghanap ng mga ebidensya patungkol sa mga katiwalian na ginagawa nila PBBM at ng iba pang mga pool politiko na mga ito para sa ganoon ay mapabagsak na sila once and for all. Sa kabilang banda naman, Pastor Apollo Quibuloy patuloy pa rin ang pagtatago at tila wala pa ata itong balak na humarap sa Senado. Ayon naman sa mga netizens ay tama lang daw ang ginagawa ng pagtago ni Pastor Quibuloy dahil kung siya daw ay magko-comply ay baka pagtulungan lamang ito at nakakatakot pa ay baka mangyari sa kanya ang hindi makatarungan na paghatol tulad na lang ng nangyari noon kay General Bantag. Kaya naman, sigaw ng taong bayan ay huwag na siyang magpapakita hanggat hindi pa napapalitan ang namumuno sa administrasyon. Dahil hanggat si PBBM ang nakaupo sa pwesto, ay mapapahamak lamang daw siya. At heto nga't pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Bosses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Comelec. Headline. Sanitation measure kontra surot isinasagawa na sa NAIA at MIAA. Headline. Senador Aimee Marcos naiintindihan ang hinaing ni na dating Pangulong Duterte at Pastor Apollo Quibuloy sa kasalukuyang administrasyon. Headline. Tatlong individual na sangkot sa Ayala Alabang Slay case pinakakasuhan na ng DOJ. Headline. Sa ating balitang abroad, South Korean doctors arestuhin kung hindi sila babalik sa trabaho. Headline. Sa ating balitang sports, Ateneo de Manila University naiuwi ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 86. Headline. At sa ating balitang showbiz, MUP Karanga Organization nagpadala ng bagong kandidata na susabak sa Miss Universe 2024. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang gabi mga kapartners, narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong gabi ng Webes, February 29, 2024. Kami niyong magiging tagapagbalita, ako si Virgil Parba. At ako naman si Gabriel Diaz. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa unang bugso ng ating mga balita, nagkaroon ng pagpupulong kumakailangan ang mga opisyal ng National Anti-Poverty Commission or NAPC at Philippine Reclamation Authority or PRA. Layunin ng pulong na buuin ang mga programa para sa mga kababayan nating apektado ng reclamation project sa buong bansa. Partikular na tututukan ang mga mangingisdang nawalan ng tirahan. Kabilang rin sa mga napagkasunduan ng PRA at NAPC ang pagtatayo ng ospital sa mga apektadong sektor. Sakop rin ng programa ang mga magsasakang apektado ng reclamation projects. Tiniyak rin ni Lopez na magkakaroon ng deseteng resettlements areas ang mga nawala ng tirahan dahil sa mga proyekto ng pamahalaan. Katunayan din ni Chairman Lopez, naghahanap na ang PRA ng mga lupang pagtatayuan ng paglilipat ng mga bahay. Katuwang ng PRA ang NAPC sa programang ito ng DOLE at ng TESDA. Kasama rin sa tutulungan ng mga vendor na nawala ng pwesto dahil sa development sa reclaimed sites. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ito ay sa gitna ng isinagawang bilateral meeting ni PBBM kasama si Prime Minister Anthony Albanese ngayong Pebrero 29. Ang mga pinuno ng Estado ay
nakibahagi sa mga talakayan na naglalayong i-optimize ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang ugnayan sa mga larangan ng defense, maritime cooperation, non-traditional security concerns, trade and investment, development cooperation, multilateral collaboration, at people-to-people linkages. Sunshine News Blast! Pangilan naman ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nais na itong isabay ang plebisito para sa economic charter change of Chacha sa eleksyon sa susunod na Mayo 2025. May makakatipid daw o mas makakatipid raw kasi kung pagsasabayin ang dalawang aktibidad. Pinabura naman ito ng ilang senador at sinabing ilaan na lang sa ilang proyekto ng gobyerno ang budget para dito. Pero ang dating palace official na si Attorney Harry Roque tutol na isabay ang plebisito sa charter change sa 2025 midterm election. Hindi raw kasi dapat maglo ang isip ng taong bayan sa desisyon sa pagboto sa eleksyon at plebisito. Dapat anyang matutukan ang mamamayan ang proposal sa pagbabago ng saligang batas dahil mahirap nang iwasto kapag nagkamali sa pag-amyenda ng batas. Nauna lang sinabi ng Commission on Elections or COMELEC na bukas ang full body sa pagsasagawa ng plebisito sabay sa 2025 elections at makakatipid anya ng pamahalaan ng 13 billion pesos. Target naman ng Senado na madala sa plenaryo ang isinusulong na Chacha bago ang SONA ng Pangulo. Sunshine News Blast! Sa ibang balita, sumalang na sa bidding process nitong Webes ng umaga ang dalawang kumpanya na nakapagsumiti ng bidding documents para maging transmission services provider ng COMELEC sa 2025 midterm elections. Ito ay ang joint venture ng ION Resources Incorporated at Ardit Networks Incorporated at joint venture din ng Evisolution Incorporated, Secure Links Network and Technologies Incorporated at System Information Solutions Corporation. Ang mga ito parehas na idiniklarang eligible ng COMELEC pagkaraan ng ilang oras. Kasunod naman ay nagkaroon ng pagbubukas ng financial documents kung saan ang ION Resources Incorporated ang nakapasa sa mga requirements at ang nanalong lowest bidder na nag-alok ng 1.4 billion na halaga para sa kontrata. Ang kumpanya ay dadaan pa rin ng post-qualification evaluation. Layunin ng bidding na makapili ng kumpanya mangangasiwa sa pagpapadala ng electronic data results ng eleksyon mula sa automated counting machine papunta sa canvassing system, National Board of Canvassers at Data Centers. Hindi tulad ng mga nakaraang halalan, plano ng COMELEC na hindi nagagamit ng transparency server ang full body para diretso at sabay-sabay na makarating sa Board of Canvassers, media at stakeholders ang resulta ng halalan. Wala namang nakikitang problema ang COMELEC pagdating sa compatibility kahit iba ang service provider para sa VCMS at transmission dahil sa advancement ng mga teknolohiya. Matatandaan na Mirror Systems ang nanalong bidder para sa mga makinarya pero wala itong aplikasyon para sa transmission services. Sunshine News Blast! Pinatitiyak naman ni Manila International Airport Authority or MIAA General Manager Eric Ines ang maigting na sanitation measures sa NAIA terminals upang hindi na agad madamay pa ang ilang mga pasilidad sa paliparan. Hinihingan din ni Ines ng follow-up report sa loob ng 24 oras ang mga airport manager upang malaman ang resulta ng sinasagawang sanitation measures. Humihingi naman ng pamanhin ang MIAA sa mga pasahero ng biktima ng bed bugs o surot sa nangyaring insidente at agad nagsagawa ang MIAA medical teams ng medical assistance sa ilang biktima ng surot. Sinabi din ng MIAA na ang mga pinamamahayan daw ng mga surot tulad ng mga upuan ay permanenteng inilis na sa NAIA. Ang mga rattan chair na pinagmumula ng surot ay proyekto ng Department of Tourism or DOT. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang DOT ukol sa nasabing issue. Sunshine News Blast! Nagayag ng lubang pagkalungkot si Senadora Amy Marcos sa umano'y pang-aapi ng gobyerno kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa isang press briefing sa Senado, binanggit ng nakakatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ni Duterte at Pastor Apollo sa administrasyon. Ang pahayag ay ginawa ng senadora nang tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng lungkot sa aligasyon ni Pastor Apollo sa kanyang kapatid at First Lady Liza Marcos na nakikipagsabwatan sa Estados Unidos. Una na ring tinawag ni Duterte na bangag sa droga ang kasalukuyang pangulo na kinestiyon rin ni Pastor Apollo. Si Duterte ay posibleng ibigay o panagutin ng gobyerno sa International Criminal Court dahil sa umano'y extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Tinanggalan ng Kongreso ng budget sa Intelligence Fund ang kanyang anak na si VP Sara Duterte habang binawasan naman ang budget ng distrito ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. Si Pastor Apollo ay pinipressure ni PBBM na dumalo sa pagdinig ni Risa Ontivero sa Senado bukod pa sa aniyay rendition na gagawin sa kanya ng Amerika. Habang ang SMNI naman ay suspendido ng National Telecommunication ang pangkisa. Kinikilala ni Amy ang kapangyarihan ng Senado na makapag-subpoena o makapagpatawag ng resource person para sa isang investigasyon in aid of legislation, pero kanya ring pinaaalahanan ang komite ni Ontiveros na dapat isaalang-alang ang karapatan ni Pastor Apollo, partikular na ang right to self-incrimination. Sunshine News Blast. Samantalang giniit naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO at Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na sapat at hindi sila nagkulang sa pangangalap ng ebidensya laban sa anim na Navotas Police na sangkot sa insidente ng mistaken identity na ikinasuwi ng binatilyong si Jimboy Baltasar. Una nang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya ang pamilya ni Jimboy dahil isang pulis lamang ang nahatulan ng guilty sa nasabing krimen. Hindi sapat ang nilang hustisya na sinapit ng kanilang anak o kaanak na basta na lamang kinitil ang kanyang buhay dahil lang sa pagkakamali ng mga pulis. Matatandaan na sa desisyon ni Navotas City RTC Branch 286 Judge Pedro Dabo Jr. nakasaad na walang elemento ng sabwatan sa krimen. Sinabing ang service firearm ni Police Staff Sergeant Jerry Maliban ang nakatama kay Baltasar dahilan para hatulan ito ng guilty sa kasong homicide. Guilty naman sa illegal discharge of firearms ang hatol ng korte kina Police Executive Master Sergeant Roberto Balaes Jr., Police Staff Sergeant Nico Esquilon, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada dahil sa pagpapaputok nila ng baril sa tubig. Habang absolto naman sa kaso si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong dahil hindi umano na patunayang nagpapatok ito ng baril. Sa panig naman ng Justice Department, pag-aralan nila ang muling pag-apila sa desisyon ng korte laban sa iba pang mga pulis sa kaso ni Jimboy. Sunshine News Blast. Sa ibang balita naman, ganap na alas 5:45 ng umaga ng Huwebes, February 29, 2024, nang tuluyang na-recover ng Philippine Coast Guard Public Affairs Service ang full access nito sa kanilang official Facebook page. Ayon kay PCG spokesperson Armando Balilo, tatlong hackers ang nadiskubre ng kanilang tanggapan sa pakikipagtulungan sa cybercrime investigation ng Coordinating Center o CICC sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Nakilala ang hackers na may Facebook names na Fatima Hassan, Murat Kansu at Vicky Bates kung saan gumamit ang mga ito ng malware para makapasok ang security page ng FB account ng PCG noong Lunes, February 26, 2024. Sa darating na March 1, 2024, isang comprehensive hardware check ang gagawin ng CICC sa lahat ng office laptops at computers ng CGPAS personnel. Sunshine News Blast. Pagbukod ng Mindanao, di ibumungkahe kung nakakasira ayon kay dating Pangulong Digong si Carlo De La Peña sa detalye ng balita. Bilang taga Mindanao, ang nais lamang daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Mindanao ay sana'y tulungan sana sila ng pamahalaan dahil sa matagal na panahon ay napag-iwanan na ito sa mga programa ng gobyerno. Give us a better deal for Mindanao. Well, if you studied history, Mindanao
has always been a poor relative vis-a-vis with the entire country. Ang Mindanao noon, the least for so many years, consistently the lowest in getting public funds for our structure. Kaya tayo pinaka-late nag-bloom. And that was the complaint. Ngunit aminado naman ang dating Pangulo na hindi niya inilagay ang interes ng Mindanao nang higit pa sa interes ng buong bansa. I'll just be frank with you and everybody else. When I became president, there was never the slightest moment that I was thinking of placing the interest of Mindanao over and above of the entire needs of the entire country. Kung ano lang ang sabihin ng economic planners at ano lang ang sabihin ng mga Department of Highways and everything, that unahin muna natin ito because I am not as bright as anybody else. Pero kung talaga nais daw ba niya na humiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas, ani Duterte, kung makakasira lang ito, hindi niya ito susuportahan. It has always the dream of some people to be independent. Pero if it causes a rupture in our entire system sa Republika, I will not go for it. I will not go for a forced carving out Mindanao out of the Philippines. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, SMNI News. Sunshine News Blast. Nakausap na sina Justice Secretary Crispin Remulla si Solicitor General Minardo Guevara para sa posibleng pag-akyat sa Court of Appeals ng naging hatol ng Navotas Regional Trial Court sa kaso ng pagpaslang sa minor de edad na si Jimboy Baltazar. Plano ng DOJ na maghahain muna ng motion of reconsideration sa Navotas RTC Branch 286 at kung ito ay hindi pagbibigyan ay saka iaakyat sa CA sa tulong ng Office of the Solicitor General. Sinabi rin ni Remulla na maaaring iakyat din nila ang apela sa Korte Suprema. Sinabi naman ni Solicitor General Minardo Guevara na pag-aaralan nila ang mga case records para malaman ang paghahain ng petition for certiorari ang nararapat na hakbang. Patatandaang sa desisyon ng Korte ng Navotas, hinatulan lang sa kasong homicide sa si Police Sergeant Jerry maliban mula sa kasong murder habang guilty sa kasong illegal discharge of firearms ang apat na iba pang akusadong pulis. Sunshine News Blast. Samantalang na-arresto naman sa Cebu ang isang Isdelito Baring o alias SD Baring ayon sa National Bureau of Investigation o NBI dahil sa pamamayke o pagbebenta ng peking PCSO-STL bet booklets. Partikular na na-arresto ito sa kanyang tahanan sa Jaco Salim Street, Barangay Camagayan, Cebu City sa pamagitan ng isang entrapment by bust operation nitong February 28 taong kasalukuyan. Sa entrapment operation ay nakumpiska mula kay Baring ang 100 peking King Dragon Bet booklets at isang set pa ng 40 fake King Dragon Bet booklets. Mayroon ring nakumpiska ang printer na ginagamit para sa pamimeke. Kakasuhan si Baring ng 240 counts of falsification of public documents dahil sa paglabag sa Article 172 in relation sa Article 171 ng Revised Penal Code. Sunshine News Blast. Pagkatapos makitaan ng probable cause, inirekomenda ng DOJ na kasuhan ang tatlong suspect na sa Ayala Alabang's Lake case na sina Edgar Katapang Abarca, Eduardo Katapang Abarca at John Oliver Villanueva aka Carlo Acero Villanueva sa Muntinlupa City Regional Trial Court. Ang pagkakaso sa mga ito ay nagugat sa reklamong inihain ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group Luzon Field Unit noong Disyembre 2023. Ang mga suspek ay sangkot umano sa pagpatay sa 6 na Chinese national at 3 Filipino citizen sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City noong Oktubre at 30 ng nakaraang taon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may sapat na dahilan para kasuhan ng tatlo
ng 4 counts of ng kidnapping at serious illegal detention with homicide. 4 na bilang ng kidnapping at serious illegal detention, 1 count ng slight illegal detention at 1 count ng carnapping. Giit pa ni Remulla, hindi dapat magpakita ng awa ang mga taga-usig sa mga nasa likod ng pagtuko. Sa reklamo ng PNP AKG, ang 3 Pinoy na kinidnap ay pinalaya ng mga suspek sa Kalawan, Laguna 1 araw matapos ang pagdukot. Habang natagpo ang patay naman ang 4 na Chinese na itinapon ang bangkay sa Rizal at Quezon noong Nobyembre habang pinaghahanap pa ang 2 pang bihag na Chinese. Sunshine News Blast. Samantala sa ibang balita naman, sunod-sunod ang nakamit na katagumpay ng Philippine Army laban sa komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Katunayan, hindi pa tapos ang unang quarter ng taon na nasa mahigit 200 miyembro na ng CTGs ang na-neutralize ng militar. Nito lang kamakailan, 2 notorious na leader ng NPA ang napatay sa lehitimong operasyon sa Bohol at Zamboanga del Sur. At nito lang February 28, 3 miyembro ng teroristang grupo ang napatay naman sa Negros Occidental. Sa payam ng SMN News kay Colonel Louie Di Maala, nagkapagsalita ng Philippine Army, sinabi nito na kahit pa lugmok na sa lupa at umihina na ang natitirang miyembro ng komunistang grupo, ay hindi nila pababayaan o iiwan ang panloob na seguridad ng bansa. Dagdag pa nito na ang sunod-sunod na accomplishments ng Philippine Army laban sa CTGs ay bahagi lamang ng pagtupad nila sa direktiba ng tapusin ang problema sa insurensya. Kaugnay naman sa shifting o ang paglipat ng Philippine Army sa kanilang malaking porsyento patungo sa territorial defense, sinabi ni Colonel Di Maala na hindi nila ito gagawin ng biglaan. Sa huli, pinasalamatan ng Philippine Army ang naging kontribusyon ng mga unit sa pagkamit ng kapayapaan at pagresulba sa problemang insurensya sa kani-kanilang mga lugar. Sunshine News Blast. Samantala, bantay sarado ngayon ang National Capital Region Police Office laban sa mga notorious criminal gang sa Metro Manila na gumagamit ng police uniforms at naging sasakyan ng police sa mga illegal na aktibidad ng mga ito. Ayon kay NCRPO Regional Director, hindi na ito bago sa kanilang kampanya kontra kriminalidad. Kaya tinuturing pa rin nila itong top priority sa kanilang anti-criminality drive. Bagamat wala pa naman nila sa silang namamataang ganitong modus sa NCR, pero tiniyak ng PNP na hindi nila ito palalampasin kasabay ng pagpapanagot sa batas. Nauna nang nasangkot ang isang criminal group sa Coronadal City matapos na magpanggap ng mga pulis habang nilolooban ang isang sanglaan sa lugar at kalaumay na batid na di pala tunay na mga pulis. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Nagbabanta ang gobyerno ng South Korea na gumawa ng legal na aksyon laban sa libu-libong nagprotestang junior doctors kasama ang pagbawi sa kanilang malisensyang medikal kung hindi sila babalik sa trabaho sa Huwebes. Tinatay ang 3 kapat na mga junior doctors sa bansa ang umalis sa kanilang trabaho sa nakalipas na Linggo na nagdulot ng pagkaantala at pagkagambala sa mga operasyon sa pangunahing mga ospital na pang-edukasyon. Ang mga doktor na nasa pagsasana ay nagpo-protesta laban sa mga plano ng gobyerno na malaki ang taasan ang bilang ng mga estudyanteng medikal na tinatanggap ng mga universidad taon-taon na layuning madagdagan ang bilang ng mga doktor sa sistema. Ang South Korea ay isa sa pinakamababang ratio ng doktor sa bawat pasyente sa mga maunlad na bansa. Sa mabilis na pagtaas ng populasyon, binalaan ng gobyerno na magkakaroon ng matinding kakulangan sa mga doktor sa loob ng susunod na dekada. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Cunita, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. Matagumpay na naiwi ng Ateneo de Manila University ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 86 laban sa UP. Nakuha ng Blue Eagles ang panalo laban sa UP Fighting Maroons sa 5 sets sa score na 22-25, 20-25, 25-22, 25-27 at 15-9. Nagdala si Lian de Guzman ng career high na 24 na puntos na binubuo ng 19 na attacks, 4 na blocks at 1 ace, habang nag-ambag din ng 18 na receptions at 11 digs.
Si Sobibuena naman ay sumunod na nagdagdag na 18 markers, samantalang si Nazel Tsunashima at AC Minder ay nagambag ng 12 at 11 puntos. Ipinagpatuloy ng Ateneo ang kanilang pag-atake sa nagpapasyang set na nagdala sa Blue Eagles sa 1-3 na posisyon sa standings. Dagdag pa, pinalawig ng Blue Eagles ang kanilang panalo laban sa UP sa 8 laro. Samantala ito ang 14 na sunod na pagkatalo ng UP Fighting Maroons mula pa noong season 85. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast! Kananga is back to universe. Ito ang sigaw ng Miss Universe Philippines Kananga Organization matapos umurong ang una nilang representative na pinadala para sumabak sa Miss Universe 2024. Sa Instagram post ngayong Webes, opisyal na ipinakilala ng organisasyon ang bagong kandidata na walang iba na si Miss Kananga 2023 First Runner-up Febby Ariana Veloso. Layunin ng Kanangang ipakilala ang kanilang lugar sa pamamagitan ng pagpapadala ng panibagong kandidata kahit kapos na sa oras na pagdesisyonan pa rin ang organisasyon na huwag sumuko at ituloy ang laban. Humingi naman ng suporta ang nasabing organisasyon at dalangin para kay Miss Turita na sasabak sa Miss Universe 2024. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carl Abeliana, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. When you are persecuted for your stand, don't succumb to the temptation of being weak. Stand and defend your obedience. Kung ikaw ay inuusig dahil sa iyong paninindigan, huwag magpatalo sa tukso ng kahinaan. Manindigan at ipagtanggol ang iyong pagtalima. Sunshine News Blast! At yan mga kapartner sa mga balitang dapat nyo malaman ngayong gabi ng Webes, February 29, 2024. Maraming salamat sa ating mga kapartners na tumutok sa ating gabing palitaan sa kalamang Facebook at YouTube accounts. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Para sa Diyos at sa Pilipinas naming mahal, ako si Virgil Parva. At ako naman si Gavriel Diaz. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapartners at maraming salamat sa inyong